paano lumago ang inyong kayamanan? Ah, kasi yes, please, ang galing ng kanyang investment eh. Ah. Ay, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Tapos, sabi kong ganyan, aba, grabe ito. At saka, ano puro ginto? Yung basement niyo sa San Juan? Oo, noon. Nakita niyo, puro ginto? Ginto. O ano sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi ko, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto, oh. Nung before the war. Kaya kasi nung naging top-notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang corporations, kundi mina. Naniniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold? With he his bought, earnings? And he trade, and he, with his earning, and then he traded in gold. Eh bakit hindi nalaman ng sambayanan yan? Tapos, bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong? Na, ganun pa wala naman maniniwala sa kanya. Kasi naman siya noon, at saka under American rule 45 noon. Katapos, okay. Pagbalik niya, nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. True enough, itong nagka-independence kami ng 46 na hindi tayo binigyan ng veterans. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, and that gold, he had 7,000 tons in the basement of your house in... Something like that. Eh di, nahulog na yung bahay niya sa weight of that. Hindi, the basement na lupa na yun eh. $32. Meron akong dokumento lahat yan. Okay. Meron akong kaso na mga ilang daang kaso, mga 500, 800, puro panalo. Uh-huh. The trial of the century, nanalo ako, wala akong nakaw. Mm-hmm. Wala akong nakaw ang Marcos. Mm-hmm. Eh, ilang taon na ito, 27 years kami tinatagdad. Oo. Eh, yung Swiss banks po, nagsabi na, well, the Swiss Supreme Court said na lahat yan eh, nasa gobyerno yan at talagang nakaw yon. Hindi ano nakaw. Paano na nakaw? Walang ni gold. Walang gold ang central bank noon. Eh, paano magnanakaw sa walang pagnanakawan? Aha. Pagka makita ninyo ang mga dokumento namin. Eh, ba't hindi nyo pinakita sa korte? Eh, wala naman maninig sa akin. Sino naman ako ngayon? Oh. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Uh-huh. Nang 20 years na pagka-presidente ni Marcos, uh-huh. Hindi siya tumanggap ng sweldo. Generator lahat yun sa UP College of Law. So, saan daw yun? Pero din yung akin, eh pumunta sa KB noon kasi inuupisahan pa lang yung kabataan patulanggay na natag ni Amy, aming panganay na anak. Opo. Hindi kami nagsisweldo. Uh-huh. At totohanan, si Marcos may konting kaya na nung bago siya maging presidente, maging pangulo, bago kami nag-asawa, sapagkat ang aming honeymoon, after 11 days romance, nag-round the world tour kami. At saka binigyan na po napakalaking itong sing-sing na brillante. So, mabibigay ng mahisang mahirap. Oo, so ibig sabihin talagang binili niyo ito ng legal at hindi nakaw, madam, sinasabi nung ilan. Eh, alam mo, Egan, itong 23 years na ito, at saka, kung simpleng arithmetic, opo. Ang total budget ni Corazon Aquino was double that of Marcos in 20 years. Uh-huh. Yung 20 years ni Marcos sa pagka-presidente, tingnan ninyo sa yearbook ng ating National Statistic Office. Opo. Makikita ninyo ang budget ni Marcos ang 20 years, 486,273,000. Si Cory,
in 6 years, more than double, 1,077,895 trillion. Mm-hmm. More than double. Sa arithmetic lang, paano magnanako si Marcos? Opo. Nang ganyan pera, samantalang 20 years, at alam naman ninyo. Opo. Nung naging presidente si Marcos, walang lahat. Wala tayong bigas. Nagpilipilan tao ng bigas. Tapos, later on, nag-export tayo. Opo. Ang unang katungkulan ng gobyerno at pamahalaan, at justice to all. Opo. Ano ito? 23 years na katapos, ginawa ng current government, itong si alienated our judicial right to America, nagbayong signature si Salonga with Secretary of Justice to South United Opo. States. Ina-alienate yung aming judicial rights at saka yung ambassador din pala is guaranteed our conviction. Pani naman. Opo. Madam. Pilipino ako doon iaabla sa abroad. Opo. Madam. Ang kailangan natin talagang pagtal kaagad yung ating principal law, our constitution. Opo. Kasi itong constitution na 87, bungkus ito. Mm-hmm. Pag ginawa ito nang hindi nanalo na presidente. Opo. The fact that hindi to legal na at saka na constitution. Opo, madam. And that's our principal law. Okay. Sapagkat ginawa lang yan ng isang usurper, pagkatapos ginawa lang, inapunta ang mga members niya. Opo. Tama. Taong 1990, naganap ang sinasabing trial of the century kung saang milyong dunya ang kinwestiyon kay Imelda sa kasong fraud at racketeering. Dito sa gym sa likod ng bahay nakatago ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. Nakaayos ang mga ito na tila nakaabang sakali mang mga ilangan sila ng ebidensya anumang oras. We're entering the documents of the trial of the century. Oh! Here. 170 banks that Marcos deposited money on. These are the 350,000 documents used against me. Now, all of that. All the mines, all the banks of the world, 170 banks of the world. And I have the bill of lading. And these are all U.S. government exhibit. All of this. Just to show you the bill of lading, how much is 240 million dollars. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. And then five stages. We should have started at all of this. Mm-hmm. Meralco. 2,900 hectares that greenfields, Taloban, mm-hmm. That's all ours. I was going to build a satellite city for the poor. So, we are not the thieves. These are the people. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country? To the Filipinos? Not only the Filipinos, but the world. So what are you waiting for before you can attain your intention? With this, now we are tied our hands with the whole press saying we are magnanakaw. We are the magnanakaw. Kami ang nakawan. Mm-hmm. We are the one who took it. Marcos suffered so much for this. Ang naging depensa raw ni Imelda para maipanalo ang kaso, bago pa man raw naging presidente si Ferdinand, may mga ipong ginto na raw ito na lumaki nang lumaki ang halaga paglipas ng panahon. When we started, it was $32 and then $35.
An ounce of gold. She's talking of gold. Now it's 1,300, 400, 500, 600, 800. Iba-iba. Iba-iba. Ounce, yeah.